paliwanag kung bakit gusto ko sana na yung binyag ay sa loob ng misa, no? Una ay kapag tayo nagbibinyag, no? Hindi lang mo makita natin na alin na maranasan natin yung kadakilaan ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. It is a experience of the community of the people of God. Isang karanasan ng komunidad ng bayan ng Diyos. Tayo, nalulungkot tayo kapag yung kapitbahay nyo ng ibang sekta. Ramdam na ramdam natin yun. No? Pero naramdaman ba natin kapag may isang binyagan? No? Kasi naging kabahagi ng ating simbahan. So, wala tayong karanasan nun ng bilang bayan ng Diyos. Kaya nais ko na sana ay yung pagbibinyag ay maranasan sa loob ng amin ng banal na pagdiriwang ng misa. So, kaya din po, no? Hindi na nga ako nagpapaseminar kapag po yung bibinyagan ay sa loob ng misa. Itaig pa nun ng seminar eh, no? Nagsimba kayo, no? Yung iba kasi seminar ng seminar, hindi lang ang pinakikinggan. Kaya ako tayo sineseminar, sana mo ay makapakitin natin. Mamaya na po, kaya na pa kayo ni Tay, no? Pinapaliwanag ko lang, no? No, para ako maintindihan ng tao, at sana maintindihan ninyo kung bakit kayo sinasama, no? Sa loob ng pagdiriwang ng misa. No? Para maramdaman natin yung kagalakan, hindi lang kayo na nagagalak, lahat tayo magagalak, no? At sabi ko, dapat yun sa loob ng misa, bakit? Sa bahagi ng sumasampalataya, para less din ho yung time na makoconsume natin sa loob ng misa. Kasi nandun na rin yung renewal natin of faith sa loob ng pagdiriwang ng misa, yung dasal na sumasampalataya. So instead na dinadasal natin sumasampalataya sa kanila, ay nire-reconfirm nila yung pananampalataya niyo. In question form. But it's still the same. Yung affirmation of the proclamation of faith. So kaya po, panyaya ko lang, ano, ay sana makita namin yung kahalagahan ng sakramento ng biyaya. Kasi doon tayo nililigtas na Jesus Nazareth.